Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christine. At kung ikaw ay bago lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. Ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo ay para hindi maubusan ng laman ang inyong mga pitaka o ang inyong wallet or ang inyong mga bulsa. So guys, kayo ba ay laging nasasaira ng pera sa inyong wallet, sa inyong pitaka, at sa mga bulsa nyo or sa bahay nyo ay nauubusan kayo ng pera? Yung bang nasasaid nyo talaga dahil pagminsan talaga ay kailangan natin bumili ng pagkain, wala tayong pambili, sinisimot na natin yung mga bariya-bariya dyan sa ating pitaka or yung mga bariya dyan sa ating mga bahay-bahay, sinisimot na natin yan. So guys, kung laging ganyan ang inyong pamumuhay, gawin nyo ang ritual na to para hindi maubusan ng laman ang inyong pitaka. Dahil ito ay isa sa pinakamabisang pamamaraan o ritual para hindi masaira ng pera ang bahay mo, ang wallet mo, o ang tindahan mo ay hindi maubusan ng laman. Bago kumpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong pampaswerte o sa ganitong ritual, i-skip mo na lang ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. Meron ba kayong clear quartz or citrine? So guys, kung meron kayong mga ganitong crystal, ay pwede nyo itong gamitin sa ritual na to. Pero kung wala naman kayong citrine or clear quartz, pwede na dito yung tubig na may asin. So ganito lang karami yung tubig nyo na may asin na gagamitin dito sa ating ritual. Ganito lang guys, dito lang sa takip ng C2 or takip ng soft drink. Ganyan lang karami yung gagamitin yung tubig. Tapos lagyan nyo siya ng isang pinch ng asin. So isang ganun lang ng asin ang ilalagay nyo. Pwede nyo na itong gamitin kung wala kayong citrine or kaya ay clear quartz. Kung wala kayong yan. Pero kung meron naman kayo ng mga ganitong crystal, ay pwede nyo itong gamitin dito sa ating ritual na to dahil napakabisa nito na mag-akit ng swerte, lalo na sa pera ang citrine. Napakaganda nito na mag-akit ng pera. Guys, kailangan natin dito ng kandila na kulay green na medyo malaki dito or ganito kalaki ay pwede nyo gamitin. So guys, kailangan ay yung gagamitin yung kandila ay ipapaubos nyo dito sa ating ritual na to. Kaya kung kayo ay mainipin, huwag kayong gagamit ng mahabang kandila kasi kapag nainip kayo, mawawala ng bisa ang ritual na ginagawa nyo. So sayang lang yung effort nyo sa paggawa ng ganitong ritual kasi hindi naman ito tatalab kung kayo ay maiinip at wala yung focus nyo sa paggawa ng ritual na ito. At kailangan din natin dito ng isang coin. So kahit anong amount po ng coins ay pwede nyong gamitin. Mas maganda po kung ang gagamitin yung coins ay yung sinaunang pera. Sinaunang coins. Mas maganda po yun. Pero wala po ako noon. 25 cents lang po ang meron ako. Pero kung meron kayo, kahit anong amount po ay pwede nyong gamitin. Maganda po guys ay yung sinauna talagang pera ang gamitin nyo dito sa ritual na to. Pero kung wala po kayong sinaunang pera, pwede na po yung mga pera na ginagamit natin ngayon. Kahit anong amount po, kahit anong kulay po ng pera, silver or gold siya, ay pwede nyong gamitin dito sa ritual natin ito. So napakasimple lang po nitong ritual na to at talaga namang hindi kayo mauubusan ng pera sa inyong wallet, pitaka, or sa inyong bulsa kapag ginawa nyo ang ritual na to dahil ito ay napakabisang ritual para hindi nyo masaid o masimot or maubusan ng laman ang inyong mga wallet. So ganito lang po ang inyong gagawin. Kahit alin po dito sa dalawa na to ay pwede nyong gamitin yung clear quartz or yung citrine. So kahit alin po dyan pwede nyong gamitin sa ritual nyo. Kung wala naman po kayo ng ganitong crystal or ganitong bato ay pwede na po yung tubig na mayroong konting asin. Guys, ganito lang ang inyong gagawin. Ito ay pwede nyong gawin ng Tuesday o kaya Friday na papasikat ang araw o kahit madaling araw, pwede nyo itong gawin. Huwag lang sa hapon or sa gabi nyo gagawin. Basta madaling araw o kaya papasikat ang araw, pwede nyo itong gawin. So ganito lang guys yung inyong gagawin. Itong citrine or kaya yung clear quartz na gagamitin nyo ay ipang uukit nyo dito. So ipang uukit nyo siya dito sa ating gagamiting kandila.
Pero bago nyo okitan, ay hihiling muna kayo doon sa gagamitin yung bato. Kasi guys, alam nyo ba na napakabisa din ito na magtupad ng inyong mga kahilingan, yung clear quartz at saka itong citrine. Napakabisa po niya na magtupad ng kahilingan nyo, kayo ay naniniwala sa kanila. So guys, humiling muna kayo dito ng tao sa puso nyo ang mga gusto nyong hilingin, na pagkalooban kayo ng mga yayang gusto nyong matanggap ngayong darating na 2020, or humabol kayo ngayong December, na swertihin na kayo ngayong December para pagpasok ng 2020 ay talagang swerte-swerte ang kumapit sa inyo. So humiling kayo dito ng mga kahilingan nyo. Kailangan guys ay focus kayo dito sa ritual na to at walang nakakakita sa inyo para hindi kayo ma-distract dun sa ginagawa nyong ritual. So guys, humiling kayo dyan ang gusto nyong hilingin, at kapag nahiling nyo na, naisip nyo na lahat ng gusto nyong mangyari, ay iukit nyo siya dito sa ating kandila. So iukit nyo siya dyan ng paganyan guys. Kung medyo mahaba yung inyong gagamitin kandila, ay syempre, basta ganyan guys ang pag-ukit. Ayan. Ito mismong citrine or yung clear quartz ang ipang-uukit nyo. So, ganyan. Tapos, habang inuukit nyo siya, iginuguhit nyo siyang ganyan, ay humihiling pa rin kayo. Na yan ang liwanag at katuparan ng aking mga kahilingan. Na ito'y magkatotoo, bigyan mo ng gabay ang aking mga kahilingan, na ito'y magkatotoo. So, kayo nang bahala guys, kung anong mga kahilingan ang gusto nyo pang sabihin, na bigyan kayo ng magandang buhay, bigyan kayo ng maraming pera. Kung kayo tumataya sa loto, patamain kayo sa loto, pagkalooban kayo ng maraming pera, pagkalooban kayo ng magandang buhay. So, kayo bahala guys kung anong i-wish nyo. Kahit ilang ukit ang gawin nyo dyan, basta ukitan nyo siya ng ukitan hanggang sa magsawa kayo na mag-ukit sa kanya. So, ayan. So, ukitan nyo lang siya ng ukitan hanggang sa magsawa na kayo na kauukit sa kanya, kauulit sa kanya, na hilingin ang inyong mga kahilingan. So, hilingin nyo lahat ng gusto nyong hilingin. Dahil ito, guys, ay wala namang mawawala sa inyo kung inyong susubukan. Dahil kayo pa ang magkakaroon kung ibibigay sa inyo yung kapalaran na swertihin kayo. So, ayan, guys. Kapag ukit na siya, ayan, ukit na siya. So, ganyan. Guys, kapag ukit na, ganito lang ang inyong gagawin. Hayaan nyo lang siya dyan na nakaganyan. Itong coins ay magwi-wish din kayo dito na bigyang katuparan ang lahat ng inyong mga kahilingan na magkaroon kayo ng mga ganitong bagay, magkaroon kayo ng mga ganyan, ng gusto nyo, kung anong gusto nyo guys. Humiling kayo. Tapos, ilagay nyo siya sa ilalim ng kandila. So, ayan. Ilagay nyo siya dyan sa ilalim ng kandila. Kahit alin po dito sa dalawa na batong ito o crystal na ito ay pwede nyong gamitin. Citrine o kaya ay clear quartz. So kahit alin po dyan. Pero kung ito namang tubig na may asin ang gagamitin nyo, ganito po ang gagawin nyo. So ito ay hindi nyo siya uukitan kasi wala kayong magagamit na pang-ukit. So ito po, halimbawa ito, kayong crystal na maaring gamitin. So ito, hindi nyo siya mauukitan. Kaya ang gagawin nyo, dito sa tubig na may asin, ay itong coins, ibababad nyo siya ngayon dyan. So, ibababad nyo siya ngayon ng 30 minutes at kailangan ay nasisinagan siya ng araw. So, paarawan nyo siya ng 30 minutes. So, ito po, kapag gagamitin nyo yung tubig na may asin, kailangan po ay papasikat ang araw. 6:30 hanggang alas 8 po ang magandang sikat ng araw. Sa oras na yan po, kayo gagawa ng ritual na to kung wala kayong mga bato na magagamit na tulad nito. So, kapag naibabad nyo na siya ng 30 minutes, kunin nyo siya ngayon doon sa tubig. So, kunin nyo siya. Tapos, hayaan nyo siya na matuyo na hindi pinupunasan. Hayaan nyo siya matuyo ng hangin, hayaan nyo siya matuyo ng araw. Basta hindi nyo siya pupunasan. Tapos, ipatong nyo din itong kandila na gagamitin nyo dyan. So guys, kapag ibibilad nyo yung coins na nakalagay dito sa tubig,
kailangan kasama din yung kandila sa pagbilad, ha? Kailangan magkasama sila na ibibilad nyo para ma-energize sila parehas. Pag natapos na yung 30 minutes na pagbibilad nyo sa kanila, ay pagpatungin nyo din sila ng ganyan. Ayan guys, ipagpatong nyo din silang ganyan at sindihan mo ang kandila. Pero bago mo sindihan ang kandila, ay hihiling ka na dito na bigyan ng liwanag lahat ng aking kahilingan na ito ay magkatotoo at ipagkaloob sa akin. So, humiling kayo dyan, tapos sindihan nyo na siya. Pag natunaw na siya, syempre itong ating coins ay malalagyan ng kandila. So, ngayon ay kukunin nyo yung coins na may nakalagay na kandila, yung natunaw na kandila, at ilalagay nyo sa pulang tela at ilagay nyo sa inyong wallet. Or pwede rin ito sa inyong tindahan, ilagay nyo sa kaha ng tindahan nyo, o kaya ilagay nyo sa inyong pitaka, sa bulsa nyo. Pagtataya kayo sa loto, hawak-hawakan nyo siya na bigyang katuparan na tumama ka sa loto, na tumama ako dito sa loto. So ganun guys, hihiling ka dyan kapag ikaw ay tataya sa loto. Tapos kapag naman ito'y nasa wallet mo, ay hindi mauubusan ng laman ng iyong pitaka. So ganyan guys yung gagawin nyo kapag wala kayong bato na magagamit. Kapag wala kayong crystal na magagamit. Citrine o kaya ay clear quartz yung gagamitin nyo na crystal guys, ha. Silang dalawa lang ang pwede nyong gamitin crystal. Hindi po pwede ang ibang bato tulad ng amethyst o kaya yung iba pang mga bato, hindi po pwede. Ito lang pong dalawa na to ang pwede nyong gamitin dito sa ritual na to. Kung wala kayo niyan, pwede po ang tubig na may asin. So, tinuro ko na po kung paano yaan gagawin kapag ginamit nyo ang tubig na may asin. So, dito na po tayo sa may crystal na ginamit natin. So, kapag ginawa nyo to ng madaling araw o kaya ay papasikat ang araw ng ginawa nyo to, kailangan nakaharap kayo sa silangan. So, kailangan guys, nakaharap kayo sa silangan kapag ito inyong gagawin ng madaling araw o kaya ay papasikat ang araw. So, kapag naukita nyo na siya, ay ilalagay nyo siya dito rin sa ibabaw. Tapos ngayon ay sisindihan nyo na ang kandila. So guys, bago nyo sindihan ang kandila, sabihin nyo muna, humiling muna kayo na bigyan ng liwanag ang aking kahilingan na matupad ito, na ipagkaloob ito sa akin. So guys, sabihin nyo yon, tapos sindihan nyo na yung kandila na inyong gagamitin. So guys, kung wala kayong bato, pwede po yung tubig na may asin ang inyong gamitin sa ritual na to. Dahil hindi naman po lahat ay may kakayanang bumili ng mga ganitong crystal kasi po yung ganito kaliit ay napakamahal na po. Yan guys, hayaan nyo lang siya na maubos at kapag naubos na siya, ganun din yung gagawin nyo. Ibabalot nyo din yung coins sa pulang tela, pwede nyong ilagay sa inyong negosyo. Pwede nyong ilagay sa inyong wallet at pwede nyo rin ilagay sa inyong bulsa at kapakapain nyo kapag kayo ay tataya sa loto. So guys, napakabisa po nito para hindi maubusan ng laman ang inyong mga pitaka. Dahil ito guys ay napakarami na din ang gumawa at na-share ko na din ito sa ilan kong mga viewers. Talagang sinwerte sila, lalo na guys yung mga bagong nag-uumpisa pa lang sa kanilang mga business, na-share ko na po ito sa kanila. So guys, ito ay napakabisa na gawin nyo para hindi na kayo manaid ng pera sa inyong mga bahay, sa inyong mga wallet, sa mga bulsa nyo, para matupad din ang inyong mga kahilingan na magkaroon kayo ng maraming pera. So guys, isa ito sa pinakamabisang ritual na pwede nyong gawin para hindi na maubusan ng laman ang inyong mga pitaka. So, kailangan ay focus kayo sa ritual na inyong ginagawa at kailangan ay 100% na naniniwala kayo. Dahil kung hindi po kayo naniniwala, kung kayo ay may agam-agam na hindi ito totoo, na itatry ko lang ito para malaman ko kung totoo nga ba o hindi, ay wala pong bisa ito sa inyo. So guys, dun po sa ilan kong mga nakaka-chat na hindi pa daw sila, na tagal na daw nilang gumagawa ng mga ritual, hindi pa raw dumarating yung kanilang swerte. Pero focus naman daw po sila sa kanilang mga ginagawa. So maaari po na merong nakakita habang ginagawa mo yan, o merong nakakita dun sa iyong pinagtabihan. So lalo na guys, yung mga dapat itago na mga pampaswerte, kailangan ay hindi talaga
nakikita ng iba. So, kailangan ikaw lang ang nakakakita sa kanya, nakakaalam sa kanya, na iyong pinaglalagyan. So, ikaw lang dapat may alam nun. Kasi guys, kahit na mga asawa natin sila or kapatid o anak natin, minsan kapag nakita nila ay merong bumabate or kinokontra nila kahit hindi nila sabihin o bakit ka gumagawa ng ganyan. Talagang makokontra yung ginagawa mo na pampaswerte na yan. So guys, kaya kung kayo ay gagawa ng mga ganitong pampaswerte, kailangan ay focus kayo, kayo lang nakakaalam para walang kumontra. At kung kayo ay gagawa ng mga pampaswerte, huwag po kayong maiinip dahil kanya-kanya po tayo ng swerte. So kung swerte mo ngayon at ipinagkaloob siya sa iyo ngayon, ay magpasalamat ka. Pero kung hindi mo pa araw ngayon, hindi mo pa araw ngayon para swertehin ka, tiyaga ka po para ikaw ay swertehin. At yan po ay darating at darating sa iyo dahil lahat po ng tao ay may kanya-kanyang swerte sa buhay. So hindi lang po natataon ngayon, siguro sa susunod na taon or sa susunod na panahon ka suswertehin. So hindi po natin masasabi kung kailan talaga tayo suswertehin dahil kanya-kanyang panahon po yan. Diyos lang po nakakaalam kung kailan tayong lahat suswertehin. Pero wala namang pong mawawala sa atin kung tayo ay maniniwala sa mga ganitong pampaswerte at tayo ay magsisipag. Dahil kung meron po tayong ganyang paniniwala, ipagkakaloob din po yan sa inyo ng Diyos. So guys, lagi niyong tandaan, ang video na to ay gabay lamang at tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So guys, lagi niyong tandaan, samahan ng 100% na paniniwala ang mga ritual na iyong ginagawa at samahan ng sipag at tiyaga para lubos-lubos ang swerteng dumating sa iyo. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!